Sa wakas, natupad ang dasal ni Jesus San Jose na magkatrabaho. Kaya, excited siyang nakakuha ng SSS number. Pero ang excitement ay napalitan ng anxiety noong ready na siyang mag-loan. Kasi po, wala pala siyang record ng birth certificate sa ospital man o sa simbahan. Nagdasal ulit si Jesse. Buti na lang may SSS. Kayang-kaya nilang lutasin ang akala ng marami na big problem. Okay, recently, SSS allowed the issuance of a temporary SS number for our members who does not have birth certificate yet. Linawin po muna natin, ano ba ang difference ni temporary at saka ni SS number? Ang temporary po at saka permanent SS number ay magkamukha lamang. Yun pa rin pong 10 digits na yon ang inyong gagamitin. At ito pa rin po ang gagamitin natin lifetime. Ang problema lang nga, kapag ka po temporary ang SS number, ibig sabihin, hindi pa kayo nagsasubmit ng birth certificate sa SSS, kaya hindi pa po namin ipinipermanent yung SS number. Bakit po kailangan mag-submit? Kailangan po kasi kayong mag-submit ng birth certificate upang malaman namin yung tunay ninyong pangalan, yung tamang pangalan, at saka petsa ng kapanganakan. Dahil po sa birth certificate natin nakikilala na identify ang isang tao. Kapag ka po temporary ang SS number ninyo, mapapasok po ng employer ang mga kontribusyon ninyong ihuhulog sa kanya. Pwede rin po kayong voluntary or self-employed na temporary SS number. Ibig sabihin po, lahat ng kontribusyon ay ipapasok pa rin. Ngunit, hindi namin kayo papayagang makakuha ng benepisyo at pribilehiyo. Dahil kailangan po na nating ma-establish muna ang tunay ninyong pangalan at ang inyong identity. Ano po ba ang mga kailangan kung wala kayong birth certificate para maging permanent ang inyong SS number? Sa likod po ng form ng SSS, E1 at E4, nandoon po yung mga pwede nating isubmit na documents o kaya valid IDs na in lieu of the submission of the birth certificate at nang maging permanente na po ang inyong record. Pero bilang payo po sa ating mga miyembro na wala pong birth certificate, tandaan nyo po, meron po tayong batas na pwede kayong magkaroon ng late registration ng birth certificate. Magsadya lamang po kayo doon sa local civil register kung saan kayo pinanganak at irehistro po ninyo ng late ang inyong pagkakapanganak. Matapos po noon, sa loob ng isang buwan, makakakuha na kayo ng birth certificate na late registered with the Philippine Statistics Authority. Wala pong problema kung paano maging permanent ang isang temporary SS number. Lahat po ng option ay nasa inyo. Gawin po natin ang tama upang magkaroon at maayos na record tayo sa SSS para pagdating ng araw, pagkuha ng benepisyo, makuha po natin ng mabilis at makatugon po sa inyong pangangailangan. For more information, bisita tayo ng www.sss.gov.ph, mag-register sa my.sss, tumawag sa ating hotline 920-644-6255 at mag-like sa SSS Facebook page, SSS PH. Tandaan ang mga pointers na to para masulit ang inyong SSS membership. Dahil sa SSS, ang kontribusyon nyo ay sulit na sulit.